Kaibigan, di ba kayo nagtataka pag pupunta kayo sa doctor's clinic? Unang-una, titingnan ng doktor maigi ang mukha mo. Di ba? Nakatitig siya, di ba? Yan ang tinatawag sa aming mga doktor na clinical eye. So bilang internist, cardiologist, isang tingin pa lang sa mukha, dapat meron na tayo impression kung ano sakit ng pasyente. Yan, oh, meron ka na makikita dito. Tingnan natin. For example, sa tenga, actually may isang sign eh, yung earlobe crease. Tunay yun eh. Yung mga may linya dito sa tenga, mas tumataas yung cholesterol, possible heart disease. Pag may namumula sa muka, titingnan yan, baka rosacea o lupus. Yan, no? Sa buhok. Tapos sa mata, meron din. Kung may bilog na arcosinilis, pwede rin mataas ang cholesterol yan. Lalo na kung less than 40 years old. So maraming makikita sa mukha. Sample lang to. Weight loss agad tinitingnan. Yan. Okay. Pag may nakita kang kaibigan na biglang pumayat. Okay. Biglang namayat. So bakit siya namayat? Pag namayat, iisipin mo, lalo na kung may edad, laging iisipin ng doktor, baka may bukol, baka may cancer. Kasi minsan weight loss ang unang sign ng cancer. Pwede rin naman may thyroid problem. Hyperthyroid siya, o baka may ibang sakit, bakit biglang namayat, bumagsak yung katawan. Meron naman pagtingin mo, biglang tumaba, okay? Meron pag nakita mo sa leeg, ayan o, nangingitim. Nakakita ng ganito, dito sa batok, nangingitim, ayan o, acanthosis nigricans yan. Sign yan ng diabetes. Malaking chance diabetes yan or pwedeng overweight lang and diabetes magkasama o yung tinatawag na syndrome X. So halo-halo yon, cholesterol, high blood, diabetes at overweight. Anemic. Okay, isang tingin pala maputla siya oh. Pagtingin dito sa ilalim ng mata, maputla. So pag maputla, anemic siya. So, bakit anemic? So, baka may bleeding ba siya? Meron bang masamang bukol? Diba? Meron ba? Nasaan yung bleeding? Check agad yung CBC. Pwede rin may kidney problem. Kidney problem, nagiging anemic din. So, saan tingin pa lang, ay, anemic to. Maputla. Diba? Pwede rin pagtingin namin, jaundice. Ito, medyo bad sign to. Basta madilaw. Jaundice, pwedeng hepatitis, pwedeng liver problem, or yung iba, pwedeng madumi lang yung mata. Merong ganun na kala mo, madilaw o hindi ka sure. Minsan kasi, lalo na pag jeepney driver o mga truck driver, laging exposed sa usok. Minsan, parang madumi na hindi mo sure madilaw ba siya o hindi. Kaya titingnan mo sa baba at sa itas. At minsan, tatanong ko anong kulay ng ihi. Pag tunay na madilaw siya from liver problem, ang kulay ng ihi niya, kulay tsaa. Pag nagbago yung ihi niya, kulay tsaa, tapos medyo madilaw, eh jaundice yun. Liver problem, gallbladder disorder, merong bilirubin sa skin, nababarahan. So, titingnan mo kung anong liver problem niya. Meron din ganito, isang tingin pa lang sa mukha, ayan o, oh, may mga taba-taba, kulay dilaw. Santelasma yan, no? Yan, no? Nakikita nyo to? Yan, no? Santelasma, cholesterol yan. So, yung cholesterol, dahil sa taas ng cholesterol niya, naglalabasa na dito. Okay, usually, hindi na to ma-opera, hindi na tinatanggal, eh. May make-up-an na lang. Okay, fats yan, fats. So, mataas cholesterol. Meron din ganitong sign, butterfly rash. Ayan, no? Butterfly, parang may paru-paro dito sa mukha. Oh, ayun, oh. Parang paru-paro siya. Butterfly rash, usually sa babae to, pwede rin sa lalaki, sign of lupus. So, sarili mong immune system inaaway. Lupus or SLE. Meron din pag isang cheeks lang, rosacea. Meron ganun. Exposed sa ano, araw, pwede rin. O nag-allergy, pwede rin. PCOS, okay? Sa PCOS, ang babae mas tumataba at dumadami ang buhok. Ayan, oh, dumadami ang buhok niya oh, sa balbas o minsan sa paa. Ayan, oh, dumadami PCOS. Mahirap mabuntis,
Naglo-loko regla, tumataba, at maraming facial hair. Pwedeng polycystic ovary syndrome. Siyempre, sa mukha, titingnan mo rin. Actually, sa balato, ayaw mo merong nunal na malaki masyado. Okay? Actually, ganitong nunal, hindi natin sure kung masama o hindi. Dapat hindi siya lalampas ng 6 mm. O yung sa Mongol pencil, di ba may eraser? Mga 6 mm yan. Pag mas malaki, medyo ingat tayo. Ito, border niya, pabilog naman. Hindi naman siya uka-uka. Pag mas uka-uka to, mas cancerous. Isang kulay lang naman to. So ito, hindi tayo sure. Baka hindi naman cancerous to. Kasi pero kung uka-uka to, tsaka yung kulay, let's say may itim, may brown, may iba kulay, mas masama yon. So moles, nakita rin sa mukha. Sugat sa bibig, pwede rin to, mga cold sore. Ayan, no? Pwede na-stress, type 1 herpes virus. Minsan, pag na-stress tayo, napagod tayo, may nangyayari sa katawan, naglalabasan itong cold sore, umaatake yan, pag mahina katawan. Type 1 herpes virus. Meron din naman minsan hindi sa labi, dito sa side, mga sugat-sugat. Pag dito sa side, sugat-sugat, ito, corners of the mouth, to. Pag nandyan yung crack, pwedeng vitamin B. Kulang ka sa vitamin B. Pwede rin yan. Ito, pag maraming frown lines, ano yung masungit? Okay? Nasa skin. Kung may taba-taba dito, sinabi ko sa inyo yung cholesterol. Dark rings sa leg, sabi ko sa inyo, diabetes. Yan. So, titingnan din natin sa mukha. Ay, pag ganito sa mukha, Bell's palsy. Yan, no? Pag hindi nasasara ang mata, pati yung ano, yung bibig tabingi, Bell's palsy. Pero pag pinapikit mo siya, pag pumikit ang mata, stroke yon. Pag pumikit yung mata, tapos ito lang ang nangingiwi, ayan o, ito. Ayan o, pinapatawa, ito lang ang tumatawa. Ito ang paralyzed. Ayaw tumaas. Ayaw sumara yung mata. So, pag pinapikit mo siya, pag ito ay pumikit, ito lang ang nawawala, stroke yon. Pag stroke, ito lang tinatamaan. Bell's palsy, buong facial nerve. Ayan, ayan o. Ayan. Bell's palsy. Ito, nakaluwa ang mata. Okay? Kita yan agad. Pagtingin agad, hyperthyroid yan. Okay? Hyperthyroid. Nagbabulge yung mata. Sabihin, may thyroid problem yon. Usually nga, misan, hindi na to bumabalik. Diba? Dapat hindi pa abutin ng ganito kung may sakit ka sa hyperthyroid. Nanginginig, pinapawisan, naiinitan. Maaga pa, i-check mo na T3, T4, TSH para malaman kung hyperthyroid ka. Itong mukha, typical to, no? Medyo maga. Maga siya. Tapos yung mata niya, nakamaga. May manas. Manas sa mata. No? Puffy. Tapos pwede swollen lips, pwede anemic. Kulay niya, no? Medyo parang grayish ang kulay. Kidney failure po to. Kidney failure, hindi makalabas yung ihi, kaya nag-iiba yung kulay. Tapos, nagiging kidney failure, nagiging anemic din sila, kaya anemic. Hindi nakakalabas yung tubig ng katawan, kaya nagmamaga yung sa mata. Kidney failure to. Okay? So, kita sa mukha. Ano, may iba-iba, may mga jaundice. Oh, ito, meron din iba. Okay? Pwede rin sa dila. Okay? Sa dila, marami din makikita. Okay? Sa dila na medyo mga may patch-patch, namumuti, pwede may infection yan. Pag namumula ang dila, kulang sa folic acid, vitamin B12, pwede kulang sa iron. Okay? Ito, may mga ibang sakit. Yeast infection, nangingitim. Ayan, oh. Oo. Yung parang may puti-puti sa ibabaw, oral lichen planus, mahina immune system. So, maraming sakit makikita sa mukha, sa bibig, sa mata. So, para maging healthy tayo, syempre, dapat kumain ng healthy, mas maraming gulay at prutas, maraming tubig iinumin, 8 to 10 glasses of fluid in a day,
exercise, lakad-lakad, kahit 3,000, 5,000 steps in a day, kung yun lang ang kaya. Safe sa pagkain, tsaka ingat tayo sa araw. Okay, sana po nakatulong to. Pagtingin lang sa mukha, marami ng sakit na malalaman. God bless po.